Hi guys, John Teki here, and today is papakita ko naman sa inyo kung paano magpalit ng thermal pad. So meron tayong bagong thermal pad na pinili, no? Ito yung Honeywell High Thermal Conductivity. Sabi sa mga review pang matagalan na to, actually nakagamit na ako nito, ginamit ko na to doon sa aking GPD G1, and malaki yung naging improvement niya para sa temperature. So bumaba ng malaki yung temperature niya, at least 15 degrees, no? Laki ng binaba niya. So ngayon yung ating Legion Go is parang nag-overheat na siya. So ayan, makikita nyo nasa 87 degrees na siya, no? Pakita natin yung actual yung screen. So ayan, kita nyo yung ating CPU is 87, GPU natin is 85. So medyo mataas na yan, no? Yung around almost 90 na. So sabi dito sa Honeywell Thermal Pad is malaki ang may tutulong ito para sa Legion Go. So, i-set up natin siya ngayon. Pakita ko sa inyo paano siya baklasin, then paano ikabit yung thermal pad. Okay, so ayan, tanggalin na natin yung back cover niya, no? So first is alisin natin yung ating controller. Alisin natin back plate. Mga familiar na sa mga naglilinis ng Legion Go nila, so alam nyo na yung paano. Kailangan nyo lang ng precision. Just nakuha nyo na siya, then angat nyo lang. Tanggalin natin yung battery. Tanggalin nyo yung battery niya. Okay, so may mga babaklasin lang tayo ng mga screws, no? Pwede natin panlinis yung cotton buds na may alcohol. Then itong heatsink niya is lilinisin din natin. Lilinisin din natin yung vent niya, no? Itong buka nito nung pang pump nyo para mawala yung mga excess na dust sa loob. Okay, so ayan, malinis na to, no? Hindi ko lang tinanggal yung thermal pad nito dito kasi makapal siya, no? Hindi aabot yung
thermal pad natin para dito. Pero anyways, yan, okay na rin to. Yan. Ito, lalagyan rin natin siya. So, dito natin siya ipapato. Sana natin yung Honeywell na thermal pad. Ayan. Para siyang mga brush. And dito yung pad. Saka dito, sa pagkakasya natin siya lahat yan. So, ang technique natin dito is ikakat muna natin siya sa sukat nitong mga IC tsaka nung processor niya, no? So, yan. Then, after natin makat, i-freezer muna natin siya or i-refrigerate muna natin siya para tumigas siya. Kasi, mababakbak to pag tinuklap natin yung cover niya ng plastic. So, dapat medyo matigas siya ng konti. Magsusukat muna tayo. Sukat muna natin lahat ng cutout niya rito. So, ayan. Okay. So, ayan. Nakat na natin sila, no? So, lahat natin base dito. So, dito muna natin sila kakabit sa dyan. Then, kailangan muna natin siyang i-freezer or i-refrigerate para lumamig muna siya. At least mga 15 to 30 minutes, no? So, balikan natin pag okay na. Okay, so ayan, na freezer na natin ng 30 minutes. Check na natin. Medyo matigas na siya. Okay, muna natin to dito. Tatanggalin muna natin yung plastic cover niya. Try muna natin kung magbubukas. Nag-on na yung power niya. Kain lang natin. Okay, bumukas na. Medyo matagal lang siya bago mag-boot, guys, ha. So, hintayin nyo lang. Kasi tinanggal natin yung battery niya. Okay, so ayan, nag-boot na siya. And shutdown ulit natin siya tapos balik natin yung cover na, no. Then itest na natin kung ano yung improvement ng kanyang temperature. Okay, so ayan, nakabit na natin, no. Tapos ito, naglaro na tayo ng isang game. So makikita nyo ang laki nga ng binaba niya, no. At least sige, full screen muna natin siya. Ayan, no, makita nyo 74 degrees na lang siya. Ang laki, almost 10 degrees yung binaba niya. So, bababa pa to kasi ang thermal pad na to is habang tumatagal, mas lalo siyang magkukul sa thermals niya, no. So, since kalalagay pa lang natin is hindi pa masyadong melted yung ano nito. Pero nakikita nyo, ang laki na kagad ng binaba sa temperature, no.
And kinagandahan nito is pang matagalan na to, hindi na tayo basta-basta magpapalit ng thermal pad or thermal paste. Right. So ayun guys, sana nakatulong sa inyo itong guide natin paano maglagay ng thermal pad nung Honeywell. Medyo mahirap lang talaga siya guys, kaya tiyagaan lang to. First time ko lang din maglagay nito, pero nagawa ko na naman to dun sa isa kong device, kaya alam ko na paano siya tatanggalin dun sa tape niya. No? But anyway, so yan, ang laki ng binaba ng temperature natin. So ayan, 75 na lang siya. And bababa pa yan. Siguro a few days, i-check uli natin yung test ng temperature niya. Baka umabot pa yan ng 70 or kung suswerte tayo, mga around 60. Kasi yung GPU natin na GPT-G1 is umaabot na ng mga 68 lang, no? So dating nagna 90 yun. Again, this is John Techie. Maraming salamat sa mga nag-view and see you again to the next one. God bless everyone.